guys! So it's me again, Tori, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, sasagutin natin ang tanong na nagko-comment sa comment section natin. So rin ang nagtatanong, kasi hindi, marami pala ang hindi ko pa nasagot sa previous video ko, diba? May previous video ako kung saan sinagot ko yung mga question niyo regarding sa printer. So ngayon, may nagtanong kung paano ba mag-scan ng long. Diba kasi ang L3110 na printer is designed for A4 only. Pero guys, ang maganda, ang good thing po nito kasi meron pong mga paraan para po makapag-print tayo or makapag-scan ng long bond paper. So, and guys, ipapakita ko sa inyo kung paano. And by the way, meron din akong previous video na dinaskansian namin kung paano ba mag-xerox ng long bond paper. So, meron nag-comment na di ba bawal daw naman naka-open ang printer pag nagsi-xerox. Hindi ko lang alam kung may bad side ba siya or bad side effect kasi matagal na namin siyang ginagawa. Pero may na-discover po akong bagong paraan para makapag-xerox at makapag-scan ng long bond paper. So nagpapasalamat din po ako sa nagko-comment kasi nagkakaroon po ako ng idea, may na-discover din po akong bagong idea kung paano ba yun, makakapag-scan, makapag-print, at makapag-xerox ng long bond paper. So, ito na guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko, or paano ba namin yun ginagawa. So, ito na! Okay, so, before ko ipakita sa inyo yung paano mag-scan ng long bond paper? Pupunta ko muna sa inyo kasi marami nagtatanong sa inyo kung pwede ba ang sticker paper sa printer na ito, sa Epson na printer. So, ipapakita ko sa inyo guys ang resulta ng pag-print sa sticker paper. So, hanap tayo ng picture. Wait lang. Teka lang po. Wale ko na lang. Buy gifts. Gift items na lang. Gift items. Dali lang. Kunyari, ito ang ipiprint natin, guys. So, ayan, itatry natin tong ating sticker paper. So, try natin, guys. Try natin tong sticker paper. Ayan. Yun. And then, i-print natin siya. So, medyo glossy siya. So, itong paper glossy yung gagamitin natin. So, try natin i-print, guys. Yan, print na natin. Yun. So, ito po ang magiging resulta niya. Yun. Diba? So, ayan, guys. So, ito po yung resulta ng pag-print sa sticker paper. So guys, para naman dun sa nagtatanong kung paano ba mag-print ng long bond paper sa Microsoft Word. So itatry natin. So for example ito, i-change natin ang size ng bond paper. So punta tayo sa more sizes and then maghanap tayo ng long. Diba ito 8.5 by 13 inches. So yan po yung long. Tingnan nyo. Yan, 8.5. So, i-okay natin. Yan, nakalong size na yan siya. So, ano ba to? Adjust natin siya para makita natin kung mag-print ba talaga ang whole ng isang page lang. Yan. Yan, sagad na yan siya guys. So, long bond paper to siya. So, itatry natin siyang i-print dito sa ating printer sa Epson L3110. So, yan. So, lagyan natin ng papel. So, ayan guys, naka-set up na siya. I-try natin siyang i-print. Yun. So, print na natin. Yan. So, ito. Punta tayo sa printer properties.
And then, ayan, naka-document size na siya, diba? 8.13. So, Microsoft to siya, guys. Actually, mas madali lang nga ang Microsoft kesa sa ibang software. Kasi, automatically na siya. Mas madali lang siya. So, ayan. I-print na natin siya. So, ayan guys. Oh, di ba? So, bago po yun, bago po natin i-try guys. So, first guys, mag-download po kayo nitong cam scanner sa Google. Sa Google Play Store or hindi ko na alam sa iOS. Pero sa Android kasi yung phone ko. Kaya ito sa Google Play Store po, punta po kayo doon and then mag-download kayo nito. Kasi ito talaga, napakalaking tulong talaga nito guys. So, ayan po, cam scanner. So, allow natin. Yan, install nyo po sa phone nyo. Okay, skip lang natin. Use now. Yan. Ito yan. Okay. Ayan. And then, ito start na kayo tayo, guys. Allow nyo lang kasi yan. So, ganito po ang gagawin natin. Guys, halimbawa ito, long band paper po to siya. So, ayan, pipicturean po natin. So, dapat kuwan talaga siya. Nag-fit talaga siya doon. Wait lang. Ayan. Dapat yung makuha lahat. Ayan. So, ayan. Ika-crop niya, guys. Automatically ika-crop niya yun. And then, in-next niya lang. Or kung kailangan nyo pa siyang i-adjust, adjust nyo lang. So, ayan. Tingnan nyo. Di ba ang galing? Oh, may fibu yan siya, guys. Yan. Pero, yan, i-save natin. Yan, na-save na yan siya. So, i-highlight lang natin siya, guys. Ganun. And then, dito sa more. And then, i-save natin sa gallery. Yan, nakasave na siya sa gallery. So, hahanapin natin siya sa ating computer. So, hanapin sa computer. So, dito sa pictures. So, ayan, ito, nandito na siya. So, ipiprint natin siya, guys. Okay, i-open muna natin. So, ayan, yun siya. And then, ipiprint na natin siya. So, ito, guys, ipiprint na natin siya. So, ayan, print. And then, so, ayan siya, may figure siya. May option dito. So, hanapin nyo lang ang... What? Teka lang, itong pwede itong legal size. Ayan, huwag nyo lang i-fit. Para makuha nyo lahat. Ayan, ganun lang siya. So, ipiprint na natin. Tingnan natin yung result. Yun, no? Yan. So, ito yung scan. At saka, ito yung original niya. Tingnan natin. Kumpara natin, guys. Wait lang. So, yan, guys. Ito po yung scan. Diba? And then, ito yung original niya. So, diba? Ang clear-clear lang niya. Para lang din siyang yung original. Pero, scan siya. So, yan guys. So, ganyan lang kasimple ang mag-scan ng legal or mag-print or mag-xerox ng legal size na paper or yung long band paper, guys. So, ayan guys. Sana makatulong to sa inyo. Yung sa mga nagtatanong, sana makatulong to sa inyo. So, yan lang po guys. At salamat po sa time nyo. Hanggang sa muli po. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po. Bye-bye! Thank you for watching.
watching this video, guys. So please don't forget to like and subscribe.